Hey yo, what's up yo mga boyo, this is Stats, back at it again with another Nightcrows guide, and here are the 10 essential things to note para maglaro ng Nightcrows, or mga importanteng settings lang naman para okay yung buhay mo sa Nightcrows. But before that, I wanna thank all of my supporters na nag-send ng seeds dito sa supporter streamer supporting system ni WeMade. Maraming salamat. Bigyan ko yun ng shoutout. Shoutout kay Saber. Ito, lakayan natin para kitang kita. So, we have Saber and Luna, Sakura, Zen, Codename, 02, Mix07, Jape, Royal Soraka, and Not So Fluffy. Maraming salamat, and please do send your seeds as well kung nagugustuhan nyo yung aking content. Here's the bookmark. Ilalagay ko din yung link ko down below. And all of my videos are there as well kung gusto nyong makita. Oh, so, my supporter code is, ayan, nasa taas, is #4601. Okay, so back to the ball game. 10 essential things to do or to set up your Nightcrows. One is your MP limit. Naalala mo, lagi kang nawawala ng MP. Hindi lang basta sa bag yan. Okay, so pag dumami pa yung skills natin, at mauubusan tayo ng MP. So, paano nga ba natin mai-conserve ang MP? We have these settings dito sa combat, auto control, then this is your settings to look for. MP limit settings when casting skills. So, i-check mo to, gawin mong 70% or to your liking. Tapos, dun sa limit on automatic buff cast, hindi ko na i-on yan kasi lagi ko namang ginagamit yung buff. And remove MP limit during PvP. Lagi nyong ita-turn on yan as well as sa HP potion para pumasok naman ng 100% yung HP and MP nyo pag PvP. Now, the second one is auto-hunt. Hindi lahat nakakaalam na meron palang auto hunt or auto dailies dito sa Nightcrows. So, nakikita nyo to, meron akong dailies, hindi ko pa siya nagagawa. And punta lang kayo sa quest. Actually, ginawan ko na to ng short guide. Punta kayo sa, mali pala, hindi sa quest, punta kayo sa request. Then, click ka lang kahit anong dito sa dalawa. Then, go to manage. I-turn on nyo lang tong consecutive completion. Ito ah guys, take note, kung yung mga nagtitipid ng gold dyan, huwag nyo i-activate to, mag-manual dailies na lang kayo kasi gagamitin niya yung gold nyo for TP. Okay, so third one, you can change your class to anything, any class without paying. Okay, walang bayad yan. Kung gusto mo mag-shield and sword, okay lang. Kung gusto mo mag-archer, basta sa first job advancement lang. Hindi sa second. Okay? Kasi sa second, meron na tayong requirement ng scroll of advancement. Yun lang. So, kung gusto nyo mag-try ng ibang class dyan without creating a new character, palevelin nyo pa, pwede na lang kayo mag-change class without a hassle. Yun lang. At ako kasi, pag nandito ako sa field, nagto-twin sword ako, then pag papasok na ako ng Land of Prosperity, since lugi nga ang mga melee sa hunting or farming, nag-change class ako ng archer. So, para mas mabilis yung pag-farm ng Morion, kahit isang oras na wala pa rin akong Morion. And also sa Forest of Training. Sa San Kona naman, it depends pag nasa 40 ako or 2F,
nagto-twin sword ako. Then pag sa 1F, nag-archer naman ako kasi 2 to 3 hits lang yung mob sa akin doon kahit archer ako. And also take note na yung creed hindi siya nag ki-carry over. Okay? And number 5. You need to focus on specialized crafting. Bakit ba? Kasi meron dito tayong tinatawag na crafting material. So hindi lahat available to sa escalation, wisdom, prosperity. So kung discipline ka tapos chinek mo yung crafting material mo, makikita mo your crafting material there is iron ingot. So ano bang benefits pag pina-level mo tong specialized crafting mo? Meron tayong great success dito na pwede mong i-trade or i-exchange. Pwede mong ibenta for diamonds. Lalo na kung ikaw ay gustong mag-earn or yun nga, play to earn dito sa laro na to, kailangan mo to. Focus mo tong specialized crafting. Pag naging professional ka dito, professional grade, ang great success mo is dalawa ng iron ingot. Magkano ang iron ingot today? That's 150 diamonds. Anong kailangan mo? 5 iron ore lang. And also, pag nagcraft ka sa weapon, makikita mo may additional weapon here na may pangalan na Gloria, Trunetel, Fossa, and they have different stats na binibigay. So dito sa Gloria, ang binibigay niya is basic damage lang din. Then sa Trunetel, ang hirap i-pronounce ng mga pangalan nila, may MP regen na dito. Lalo na kung nauubusan ka ng MP, yan ang gusto mong i-build. Pero I like Fossa Twin Sword kasi may dual damage siya. Kahit na bababa yung basic damage ko, tataas naman yung chances na mag-dual damage yung hit ko. So, mas okay yun para sa akin kesa tumaas yung basic damage ko. Though, raw stats are important, but take note, chances of dual crit and max damage are good for twin swords and DPS. Okay? So, number 6. As early as now at nahihirapan ka magpa-level, focus on your codex or your collections. Bakit? Kasi kailangan natin tong mga stats na to. Just like this, PvE damage reduction, lalo na sa main quest, napakasakit ng mga bosses and stuff. PvE damage reduction will be a great help, lalo na for clearing harder main quest. Ayan. So ako, nagko-collect na ako niyan. Max weight din. Lalo na pag nagpa-farm kayo. Alam ko meron pa ako dito na eto. PvE accuracy. Napaka-importante kasi magmi-miss ka sa mga higher level monsters and also your main quest. Okay? So, pag na-stuck na kayo sa main quest nyo, wala na kayong mahanapan ng katulong kasi lahat naman kayo magmi-miss, focus on side quest and your dailies in your dungeon. Kasi hindi naman lahat agad-agad makaka-progress. So, take your time, take it easy, hindi tayo high rate, low rate tayo, at lahat makakapunta din sa paroroonan nila. Okay? And number 7, you can check what are the loots on this map. Ayan, kung ano yung area na yan, makikita nyo yung loot. So, it differentiate from area to area. Makikita nyo dyan na may bigay ito na weapon. Dun sa kabila, may earrings. Okay, napaganda kasi kailangan natin ng accuracy. Kung gusto nyo mag-farm ng earrings dito, level 45 to. So, hindi pa siya optimal para sa akin. That's why I focus on this chest. So, random siya, pero at least makakakuha tayo ng rare. And alam ko, madami nang nakakuha sa inyo. Congratulations, ang sarap nyo sapakin.
Nee, joke lang. So, ang focus din dito is the materials. So, iba-iba yan dito sa stone cliff, rough leather, sa kolya, furball. So, just check your map. Pindutin nyo lang yung area. Makikita nyo sa left side, andyan yung mga loots. Okay? Lamang ang may alam. Okay. So, number 8. Ito yung number 8. Napaka-importante to. Kasi, kung free-to-play player ka or low-spender na tao ka, spend your dias on equipment. Guys, hindi sa pass. Okay? Maling-mali na i-get nyo yung mga pass na to for summons. Okay lang kung RNG king ka, kung hindi ka talaga tawag dito, malas sa mga gacha game. Ako, malas ako. So, mas gugustuhin ko na lang na invest ko yung diamonds ko on buying materials or crafting my blue equipment or my rare equipment. Lalo na ngayon, bumababa na yung price ng mga weapon. So, kung nakabenta ka na ng mga Morion, other stuff, ayun, yung katulad dun sa specialized crafting, na ipon mo na yung diamonds mo, buy your rares na lang, guys. Spend those diamonds to progress. Okay, kung gusto nyo ibenta, sige, risk it, kasi alam ko merong nababan. Pero I don't advise those things, kasi gusto ko dito sa channel ko, hindi tayo mag-focus sa play to earn. But I give hints on how to play to earn, pero hindi focus na. Number 9, invest your golds sa skills. Okay? So, for twin swords, kailangan namin ng dalawang 9M. So, that's 18 million gold. So, kunin nyo na kaagad, kung may 9M na kayo, kunin nyo na kaagad yung skills na gusto nyo. Kasi dagdag yan for clearing monsters, for killing monsters. Hindi siya bad investment, kasi dadalhin nyo yan till late game. Konti lang yung skills natin, kaya ganun kamahal. Okay? And number 10, last but not the least, nakikita ko kasi yung iba naglalagay pa ng automatic buff sa skill slot nila. So, hindi nyo na kailangan yun. Pindutin nyo lang tong on and off and your character will buff themselves up. Okay? And also put your essential things dito sa skill slot. Paano nga ba gawin yon? Pindutin nyo tong arrow down, then ayun, pili lang kayo kung ano ilalagay nyo. Click that, then punta doon. Okay. Remove ko yan. Click. Okay. Okay, so other pots can be used auto dito din. Hindi nyo na kailangan ilagay sa sa skill slot or hotkey slot. Yun lang. At pag mag-autohan kayo pala, guys, eto pa, one more thing. Pag may search target kayo, on nyo na to. Kasi madaming aggressive dito. So, focus on hostile monsters. Tapos, yung auto-hunt monster mode, ang ginagawa ko, except party and guild, pag nasa field ako, para hindi nakikipagsawsawan yung character ko sa mga na nakapaligid sa akin dito. Ayan, kung makikita nyo, hindi siya nakikipagsawsawan. Pag na-target na ng ibang character yung monster, lilipat siya. Okay, that's all. Maraming salamat sa panonood. And also, please do support me on SSS. Andyan yung code again sa taas. And sa shoutout kayo pag dumam ng aking cheese. Yan lang.